binubuo ng lupa at karagatan, kasama na dito ang mga isla. Alam niyo ba na napakaraming magaganda at mga nakakamanghang isla sa mundo? Halika at tunghayan natin ang limang isla na may mga natatagong misteryo. Isang mabilisang shoutout kay Ivy Rapetera, Yonuo05 and Racy Cupito. Number 5. Cat Island. Ang Cat Island ay matatagpuan sa Japan, Aoshima. May 15 hanggang 20 katao lang ang residente dito, subalit ang bilang ng mga alagang pusa ay umaabot ng 100 hanggang 200. Nung una, maraming daga ang naninirahan dito, kaya nag-alaga ng maraming pusa ang mga residente dito para mapuksa ang pagdami ng mga daga. Mas marami ang bilang ng mga pusa kaysa sa mga residente dito kaya tinawag itong Cat Island. Ang islang ito ay hindi tourist spot dahil walang transportasyon dito o kahit hotels at restaurants. Halos ang mga residente dito ay matatanda. Pinapayagan nila ang mga visitors na mapalapit sa mga pusa. Subalit pinagbabawal na pakainin ito ng kahit ano dahil may pagkain lang sila na ipinapakain sa mga pusa araw-araw. Number 4. Pig Island. Ang Pig Island ay matatagpuan sa Exumas ng Bahamas. Ang islang ito ay inhabited ng mga swimming pigs who are oinking to meet you. The swimming pigs. Bakit sila napadpad sa islang ito? Saan sila nanggaling? In short, walang nakakaalam. May mga teorya na may mga sailors daw na nag-stop over sa islang ito at nag-iwan ng mga alagang baboy para may mabalikan silang pagkain sa isla, subalit hindi na daw nakabalik. May 20 baboy ang Pig Island. Sila ay mababait sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Sila ay maamo at sasamahan kanila sa iyong paglangoy. Ang tanging hiling lang nila ay kahit man lang kaunting pagkain. Maamo sila at mahilig makipaglaro sa mga tao. As pigs are born survivors, among the most successful mammals on Earth. Number 3. Island of Dolls. Ang Island of Dolls ay matatagpuan sa lugar ng Xochimilco, south of the center of Mexico City. Makikita sa buong isla ang mga sira-sira at mga lumang manika na nakabitin sa mga puno. Inilagay ito ng dating may-ari ng isla na si Julian Santana Barrera. Ang mahiwagang kwento dito ay may isang batang babae na nalunod sa lawa na natagpuan ang kanyang bangkay sa Santampa Chinampas at may nakitang manika sa tabi niya. Bilang sign of respect sa batang babae, isinabit ni Julian ang manika sa puno. Simula noon, nakakarinig na siya ng mga bulong, footsteps at bighati sa kadiliman kahit sa kanyang kubo ay may naririnig pa rin siya. Simula noon, iginugol niya ang kanyang 50 years para magsabit ng napakaraming manika sa isla para sa kanyang paniniwala sa katahimikan ng batang babae.
but still they called to him. Those who knew him say he was a changed man, as if driven by an unseen force. Soon, the entire island was covered in dolls, but the voices never stopped calling. He remained on the island collecting and hanging dolls for 50 years, until he died. It is said that his body was a... Sa kasawiang palad, si Julian ay binawian na ng buhay noong 2001. Siya ay natagpo ang patay sa kaparehas na spot o lokasyon kung saan namatay ang batang babae 50 years before. Sa ngayon, ang Island of Dolls ay isa ng tourist attraction na kung saan ang mga tourist visitor ay nagdadala ng manika para isabit sa puno na pinaniniwalaan nila na isa itong charmed o magbibigay ng swerte. Number 2, Snake Island. Isla na puno ng ahas o mas kilala sa tawag na Snake Island na matatagpuan sa Brazil. Ang Snake Island ay isa sa pinakadelikadong lugar dahil sa libo-libong ahas na naninirahan dito. Kabilang na dito ang one of the deadliest snake in the world, ang Golden Lancehead Viper. Dahil sa tindi ng venom nito, maaaring mauwi sa kamatayan kapag ikaw ay natuklaw nito. Kung meron dito pinaka-venomous na ahas, meron din naman dito non-venomous na ahas. Ang non-venomous na ahas ay ang Dipsas albifrons. Sila ay mga sauvage snail eater na namumugad sa rainforest. May istorya din dito na may inilibing daw na kayamanan ang sinaunang pirata para walang makagalaw nito at naglagay din sila ng mga venomous na ahas para mabantayan ang kayamanan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta dito dahil sa napakadelikado ng isla na ito. Ang pinapayagan lang ay ang mga scientist para pag-aralan at mapangalagaan ang mga snakes. Number 1, Christmas Island. Ang Christmas Island ay nasa Australian Territory sa kalagitnaan ng Indian Ocean at ito ay may populasyon na 1,500 katao at 100,000 na red crab. Pag sumasapit ang buwan ng Oktubre, ang lupa ay parang red carpet na umaandar dahil sa milyon-milyong endemic red crabs. Sila ay pumupunta ng dalampasigan upang mangitlog. The crabs must cross roads, withstand seaside winds, and stay out of the way of yellow crazy ants. Ang mga yellow crazy ants ay sumasalakay pag sila ay labis na nagugutom, kaya ang punterya nilang salakayin ay ang mga red crabs. Ang red crabs ay nananatili sa daan o kalsada upang makaiwas sa yellow crazy ants. Libo-libo ang namamatay na red crab taon-taon dahil sa pagsalakay ng mga yellow ants. Maraming salamat po sa lahat ng nakapanood at sana nagustuhan nyo ang video na ito. Salamat!